guys! Good morning! Kumusta kayo guys? Ang lamig na dito sa amin. Lamig na dito sobra. What's up sa inyo guys? Kumusta ang mga life natin dito? Mag-jacket tayo kasi malapit na ang winter dito sa Taiwan. Sa mga papunta pa lang, magdala na kayo ng mga jacket guys. Mas malamig sa Taipei. So, ano nga ba ang buhay-buhay ngayon? For today's video guys, pag-usapan natin yung ano ba ang maganda. May broker o walang broker? Sa tingin ko, pag may broker ka kasi, pag lahat ng problema mo, sila na yung bahala. Wala ka nang puproblemahin pa. Magbabayad ka lang ng monthly nga na 1,800 yata sa first year, then 1,700 for second year, then 1,500 for 3 year. Sa pang 3 years mo na. Parang ganun ata ang brokerage fee dito sa Taiwan. So, pag wala ka ng broker, mas makakatipid ka, diba? Kasi kaso nga lang, sorry, may mga ano din, gumagalaw-galaw din. Kaso nga lang, pag wala kang broker, ikaw mismo yung magpo-process ng papers mo. At dapat tatandaan mo lagi kung ano yung kailangan mo. Katulad niya, medical, walang magpapaalala sa'yo. Tapos, yung mga ERC mo, kailangan renew na kung kailan ang ano yan, end yan, passporting mo, dapat alam mo yun kasi walang magre-remind sa'yo. Unlike na may broker ka guys, kasi ang broker, trabaho nila yun. Kaso nga lang, ang mahal ng charges nila. For example, magre-renew ka ng passport, may kaltas yun, 5,000 ata. Dati kasi, yung unang punta ko dito sa broker ko, nag-renew ako ng passport ko, siningil niya ako ng 4,500 NT, samantalang 2,000 lang sa ang renewal. So ngayon, yung 2,500 na yon, parang service charge nila yon sa sinakyan mo, sa kung ano-ano pa, pero walang free food yon sa akin nung time na yon. Pira pa namin yung pinangkain namin kasi morning kaming umalis. So ayun nga, masyadong mahal, parang double the price or more pa. Kaya naisipan ko na parang ano, wag na lang mag-broker. Pero hindi agad-agad yun guys mangyayari na ayaw mo nang mag-broker. Tapos ang uti ng mga ano, ng mga live-in caregiver is 4 days lang. Yung 4 days na yun doon sa Sundays, kung hindi mo siya ipapag-off, yun yung magiging OT mo lang. Tapos, ibabayad mo yun sa broker mo din. So, parang net lang din. Kunting sa net na salary na naka-indicate sa contract mo, parang konti lang din yung talagang matadagdag doon. Kasi 1,800 eh. Tapos yung broker's fee mo, tapos plus 200 plus dun sa insurance mo. So, kunti lang yung maninit mo. Pero okay naman kasi yung sa mga live-in caregiver is free food and lodging ka na. Mas malaki at mas mahirap pag sa mga factory worker kasi marami yung kaltas. Although, malaki na ngayon guys yung kanilang salary, parang nasa 23 or 24, hindi ko lang alam guys, yung basic nila plus OT pa. Eh kung minsan guys, hindi naman pare-pareho lahat ng company. So ayun nga guys, hindi pare-pareho ang company. Minsan yung iba walang OT, minsan lalo na ngayon 2 days yung ano nila, yung parang rest din nila Saturday and Sunday. So kailangan nilang maghanap ng ibang ano, kasi kung yung sa regular days lang tas wala ka pang OT,
yung basic salary nyo lang na parang 23 plus or something, hindi ko alam. Yun na yung maaano nyo. Yun lang yung masasahod nyo. Plus boarding house nyo pa. Plus food nyo pa. Minsan, ibang company, libre lahat. Pero yung minsan din, yung iba, hindi siya libre. So, maraming kaltas yan, guys. Plus broker's pay pa. Plus ano. So, yung 20 plus mo, nasa 10,000 plus na lang din yun. Nasa 15 plus na lang yung makukuha mo or, di ba? Depende kasi yung iba, guys, maraming sideline. Halimbawa, marami kasing farming dito. Maraming nag-hire ng ano ng workers, pwede silang pumasok sa ganun. Tapos depende sa live-in caregiver, guys. Excuse me. Yung live-in caregiver bihira magkaroon ng mga ganyan, yung mga ano tawag doon, part-time kasi nga ano yung parang trabaho mo sa buong ano, kung ang matanda ay bedridden, hindi ka makaalis-alis. Kaya talaga yung off mo is ipagpapaalam mo pa siya, guys, kung pwede ka bang mag-off at may magbabantay sa mga alaga mo or something. Alam mo yun, hindi basta-basta. Kaya minsan, need lang, basic lang ang matatanggap din ng mga live-in caregiver. At yung uti nga na kung hindi nila ipag-o-off yun, hindi kakaltasin. Pero naman, guys, pag mabait naman yung mga amo, yung iba lumalabas ng wala ng ano, wala ng ang tag doon, wala ng kaltas, ganun. So, parang feeling ko, mas sa mga bago siguro na hindi pa marunong makipag-communicate, di pa nila alam kung ano sasabihin nila, it's better na parang may broker ka. Pero sa mga matagal na, guys, pwede nang wala ng broker. Alam mo bakit? Kasi marami namang paraan na pwede mong ano. Katulad nyan, kumuha lang kung ano-ano. Pwede na yung self lang, yung sarili mo lang. Kung marami naman ngayon, marunong na sila ngayon yung iba, may mga English-English na. So, hindi na ganun kahirap. Tapos yun din pala, paano ba mawalan ng broker? Kung i-request sa broker, sa amo mo, na mag-ano kayo, na mag, pag i-rehired ka na niya, kayo na mismo yung mag-process ng papers nyo. Kasi pagka hindi mo na-request sa kanya, syempre papaprocess pa rin niya yan. Makiusap ka na lang sa kanya ng maayos. Kasi ako, ano kasi, guys, mas iba yung experience ko sa mga iba din na magiging experience nyo dito. Yung sa akin kasi, guys, sobra yung ano niya, yung mga 2 months na hindi pa binibigay sa akin sahod ko kasi pinagsabihan niya yung boss ko na parang sa kanya ibigay yung sahod, which is maling-mali yun. Tapos, basta marami siyang mga bagay na nagawang mali sa akin. Katulad niyan, pag nirereklamo ko siya dati, guys, kasi sobra yung work ko dito, nirereklamo ko sa kanya na parang ikausapin niya na yung work ko ganito, yung mga ganon. So, wala siyang ginagawang action. Tapos, nung napuno na ako, guys, tinawag ko siya, pinag-file ako sa kanya ng ano, parang ng against nga doon sa agency ko na yon. At ayun, ang yun lang kinagandahan dito, guys, kasi sobrang ang bilis ng ano nung time na yun na tumawag ako at ano, parang 1 week, 2 weeks ganun, meron na kaagad ano action na ganito yung broke, yung ano muna ganito, bakit kailangan ganun. Kasi guys, iba yung patakaran ng agency ko, hindi siya ganun kabait. At saka nakaano siya kasi pinsan niya yung boss ko. Hindi rin ako nagpatalo sa kanya. Alam ko yung karapatan ko. Syempre, 'di ba? Dapat alam niyo 'yon. Basahin niyo yung mga kontrata niyo dito para hindi kayo, guys, na aapak-apakan lang. So, 'yun ang nangyari sa akin, guys. So, pag merong mga mali yung mga broker niyo, huwag niyo i-consider 'yon, as in patatawarin niyo siya kasi ganun tayo mga Pilipino, eh. Baka next ano. Pero ang tagal kong pinagtiisan 'yon, guys. Parang 2 years. 2 years ko siyang pinagtiisa na ganun yung sitwasyon niya sa akin. Yung sobra, minsan 2 months to 3 months hindi pa niya pinabibigay yung sahod ko kasi hindi pa siya makakarating. Kahit pa, alam mo, kahit din sabihin ko sa amo ko na ibigay na sa akin ang sahod ko kasi kailangan ko na, hindi rin binibigay sa akin. Kaya dati gusto kong pati ito isama sa reklamo ko sa kanya, guys. Pero hindi kasi
nung time na yon, nung magrereklamo ako, mas malaki sana yung makukuha ko sa kanila dahil hindi talaga ito yung bus ko ang nakalagay sa ano ko, tas dito ako sa kanila nagtatrabaho. Nung ano na yon, parang niloloko nila ako, ganun. Pero katrabaho ko dito yung bus ko na nasa kontrata ko. Yun ang sinabi niya sa akin na parang wag mong gagawin yun kasi siya yung maaano, siya yung kasi yung mama niya, pangalan ng mama niya yung ginamit na parang papel. So yun nga yung nangyari, guys. Yung lagi niya akong sinasabi na wag kong irereklamo kasi ganun. So kaya ang ginawa ko, parang inano ko din yung sa amo ko na parang hindi na lang para hindi lang sila. Kasi hindi talaga na sila makakuha once na nireklamo mo sila. Tapos over pa yung patrabaho nila. Wala silang matanda sa bahay dati kasi bata pa yan sila lolo't lola dati. Mga 70s ata sila, hindi pa pwede. Pero pag dumating ka na ng 80, pwede na kasi kumuha. So ngayon, yung kontrata ko ay yung ano ko, yung visa ko is nasa pangalan na ako nitong boss ko at ng lolo ko dito. So ganun guys, kung ano yung mali na dapat inaano ng broker nyo, huwag nyong palalagpasin. Katulad nyan mga overcharging guys, huwag nyo rin anuhin. Dapat lahat ng chinacharge niya, alam nyo kung ano yun. Kasi dati, parang tapos may sinabi pa siya sa akin na parang ang damot ko daw kasi ba diba, nagtatrabaho ko dito, kumikita ako ng pera. Ano, yung parang masyado akong ano, tinatanong ko kung ano yung pera na yun, kung saan ang galing yun. Aba, sinagot ko din siya guys ng parang, kunti-kunti na nga lang yung basic salary namin dito. Eh kung ikaw ba ay nagre-request din sa amo ko na nataasan yung sahod ko dahil sobrang malaki, sobrang bigat ng trabaho ko, eh di sana mas natuwa pa ako sa'yo. Eh yun, wala silang puso. Yung kanila lang, wala naman talaga silang puso anyway. Ang importante sa kanila, sinusulit mo yung sahod nila ng bayad. Ganun lang ang importante sa kanila. Walang ano sa kanila kung ano man yun. Basta nababayaran mo sila, ganun. At sa mga amo naman, minsan, ganun din. Yung parang ang importante sa kanila, binabayaran kanila. Kaya wala silang pakialam minsan kung ano. Meron naman din ibang amo na magaganda at mababait. Pero minsan talaga makakatagpo din tayo ng mga salbahe, mga ganun. So, ayun nga guys. Kayo na lang yung mamili kung ano yung gusto nyo. Pero kung ako sa inyo guys, huwag nyo munang agad-agad. Dapat marunong kayong maglakad ng sarili nyo, alamin nyo, maging pag nandito kayo sa ibang bansa is ano, yung lagi kayong alert ba, lagi kayong ano, makikibalita kung paano nila ginagawa yun dun sa mga matagal na dito sa Taiwan. Huwag kayong mahihiya kung first timer kayo, magtanong dun sa mga ano, kung ano bang ginawa nila, paano ba gawin yun, kasi tayo mga Pilipino guys is ano, mababait naman talaga yung mga Pilipino. Halimbawa, tutulungan at tutulungan kayo niyan kasi kababayan kayo, 'di ba? So huwag kayong matatakot or mahihiya na magtanong, ate, paano ba, o kuya, paano nyo ba ginawa yun? At saka marami na ding nagbablog ngayon kung paano ginagawa at pinaprocess yung mga papers dito na kayo lang. Wala namang maraming papers na ipaprocess guys, which is magpupunta ka lang doon mag-medical. Wala namang ano doon. Pag pumunta ka doon, dalhin mo lang yung ERC mo. Kasi hindi naman nila inaano yung health card eh, sa, 'di ba? ERC dalhin mo doon. Tapos yun, sabihin mo mag-medical ka pang ilang taon mo na, pang ano mo na. Yun lang yun. So kailangan guys, basic talaga ng Mandarin, kailangan nyo din yun. Kasi paano kayo magsalita at makipag-usap kasi hindi lahat English. So yun nga guys, hindi lahat ng mga Taiwanese is nag-i-English. So kailangan natin tayo yung mag-adjust. Kailangan natin pag-aralan yung mga basic question and answer doon sa, 'di ba, pag magtatanong tayo or yung magsasagot tayo sa kanila kung ano ang kailangan natin or anong pinunta natin doon. So kailangan, sinasuggest ko talaga guys, kung mga bago pa lang kayo, huwag nating hayaan na porkit nag-i-English tayo is nakakaintindi tayo ng English, eh hindi na tayo ang hirap guys kung wala kayong alam na basic
ano, words or something ng Mandarin, masyadong ano yun. Yun ang, kaya nga yung mga ibang friend ko na hindi nagsasalita, hindi nakapagano. Lagi kong sinasabi sa kanila na matutunan nyo dapat. Katulad yan, simple ng mga, basic lang guys, wala namang ano, wala namang, hayaan mo na yung tones, basta alam mo yung ibig sabihin nun. Basta, naintindihan ka din naman nila at huwag kayong mahihiya guys, kasi alam ko tayo is mahihiyaan talaga tayong magsalita kasi nga tayo, meron tayong ano, tayong mga Pilipino yung mali, parang feeling mo mali ka kaya itatago mo na lang sa sarili mo, so huwag ganun guys. Dapat pagka alam mo, sabihin mo, kasi pag mali yan ano, i-correct ka lang nila, hindi ka nila pagtatawanan. Hayaan mo na yun, hindi mo naman din sila kilala kung mali yan, eh bahala na, diba? At least nasabi mo na kung ano yung gusto mo. Tapos kung hindi mo, ano, edi sign language mo na lang yung iba. Ganun naman yun. Huwag ka lang mahiya. Basta is salita mo lang, isalita yung Mandarin mo na yan. Para maano ka, ma-practice, ganun. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo at huwag muna kayong magmadali ng pagwalan ng broker kasi baka may mga salbaheng broker guys na once na kinuha nila kayo, dapat hindi kayo umalis sa kanila. Pero pag may mga nagawa naman silang labag sa batas or something, yun, pwede mo silang ireklamo diretso sa ano, diretso sa, tawag doon, sa 1955. I think 1955. Yung hotline ng ano nila dito guys, labor nila. Yun, pwede mo silang ireklamo doon. At wala silang magagawa. Kasi kung may mali talaga silang ano. Pero minsan guys, kumakampi yung mga ano dyan. Mga broker, kumakampi sa amo. Yung amo, kumakampi sa broker. Mga ganun. So, be careful. Yun lagi yung anuhin nyo na dapat is malakas kayo sa mga amo nyo. Pero yung iba naman guys, mas gusto nila na walang broker kasi mas malaki yung babayaran nila. Tira mo yung amo ko, nakasave siya ng ilan. Ang dami niyang nasave kasi marunong ako maglakad. O, hindi na siya nagpalakad sa broker ko. Eh, so wala na siyang babayaran. Samantalang dati, ang laki ng binabayaran nila. Malaki kasi yung babayaran nila dito. Kaya inaantay-antay ng broker ko na lumayas ako dito sa mga boss ko para makagkaroon ulit siya ng pera. Pero hinahayaan lang niya ako ngayon na magtrabaho dito na ano. Pero nireklamo ko na siya at siya mismo ang nagsabi sa akin na parang bahala na daw ako sa buhay ko. Sabi niya. Hinayaan ko din siya sa buhay niya. Hindi, bakit hindi ba ako mabubuhay? So yun lang guys. Maging matapang tayo pag nandito tayo marap ng problema. Huwag kayong sumuko kung konting problema lang yan. Kailangan friendly din kayo guys. Yung mga ano, makipagkaibigan kayo. Marami namang Pilipino na hindi ganun kaano. Yung mga bago pa lang, kailangan nyo ng friend guys. Huwag yung ano, sasarilihin mo na lang lahat ng problema. Diba? Sabi nyo, dami-daming nagpapakamatay ngayon dahil doon. So, huwag nyo nang gayahin yun kasi masama yun. Yun lang guys, magtrabaho tayo dito, magsipag, at focus lang. Yun, siguro yun yung importante. So, bye-bye guys. See you next time.